Botswana as a gateway to Africa. Have been dubbed as the new emerging markets, and Botswana has been identified as one of Africa's gems. Noong nakamit ng Botswana ang independence galing sa Great Britain noong 1966, ito ay isa sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Karamihan sa mga mamamayan ay illiterate, hindi marunong bumasa o sumulat. 100 katao lamang ang nakatuntong ng high school. Halos doble ang land area ng Botswana kumpara sa Pilipinas. Ngunit meron lamang itong 12 kilometers na simentadong kalsada noong 1960s. Ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao ay pag-aalaga lamang ng baka. Madalas ang tagtuyot kaya mahirap ang pagsasaka. Dahil dito, lugmok sa kahirapan ang bansa sa panahong iyon. Ngunit matapos lamang ang 5 dekada ay isa ng maunlad na bansa ang Botswana. At isa na ito sa the fastest growing economies sa buong mundo. From $90 GDP per capita noong 1966, ngayon ay pumalo na ito sa $7.348. Dahil dyan, ang ranking nito sa World Bank ay nasa upper middle income na, kasama ang China at Russia. Habang ang Pilipinas ay nasa lower middle income pa rin. Ano ba ang ginawa ng kanilang gobyerno? Paano sila yumaman sa loob lamang ng 5 dekada? Yan ang ating alamin ngayon. Kapag narinig mo ang Africa, karaniwang maiisip ay kahirapan. At para sa isang bansang nasa ilalim ng listahan ng kahirapan at tila kulang sa kakayahang ibangon ang sarili, iisipin mong milagro na lang ang makapagliligtas dito. Pero pinatunayan ng bansang Botswana na ang pagbangon at pagunlad ay hindi imposible. Ang bansang ito ay dating teritoryo ng Britanya. Noong September 30, 1966, ay nakamit nito ang kalayaan at kilalaning Independent Republic of Botswana. Inihalal ang kanilang unang pangulo na si Seretse Khama. Pero sa kabila ng kalayaan, malaki ang hinarap na hamon ng Botswana dahil sa sobrang kahirapan at tila kawala ng kakayahang umunlad. Noon ay inilarawan ng isang mamamahayag ang Botswana bilang mahirap, baog at gutom na bansa na walang pagkakataong makamit ang katatagan ng ekonomiya. Sino ba naman kasi ang makakaisip na may pag-asa pa ang Botswana, gayong tila wala itong kakayahang umunlad? Sa kabuuang lupang nasasakupan nito na 581,730 square kilometers, 12 kilometers lamang ang may simentadong kalsada. Karamihan sa mga mamamayan ay illiterate o mga taong hindi marunong bumasa at sumula. Sa mahigit kalahating milyong populasyon nito, 100 lamang ang nakatuntong ng high school, habang 22 na mga tao lamang ang nakapag-aral sa universidad. Ang kabuhayan ay nakadepende sa pag-aalaga ng baka at agrikultura na parehong apektado ng malawakang tagtuyot. Laganap ang epidemya ng sakit, ngunit marami ang hindi nagagamot dahil kulang ang pasilidad. Sa buong bansa kasi ay mayroon lamang itong 28 na mga ospital at klinika. Pero makalipas ang higit sa 5 dekada, ang Botswana ay kinikilala na bilang modelo ng ekonomiya sa Africa. Ayon pa sa United Nations Development Program, ang Botswana ay maituturing na isa sa mga totoong kwento ng tagumpay sa ekonomiya at pag-unlad ng tao sa Africa. Ano kaya ang ginawa ng gobyerno ng Botswana upang maahon sa kahirapan ang kanilang bansa? Bago tayo magpatuloy, nagandahan po ba kayo sa topic natin ngayon so far? Kung oo, ay mag-comment po kayo ng big yes! Talagang kamangha-mangha ang pagbangon ng Botswana. Ano nga ba ang naging susi ng tila ba imposibleng pagunlad ng bansang ito? Ayon sa mga eksperto, ito ang ilan sa mga natukoy na dahilan.
Una ay ang pagkilala ng pamahalaan sa industriyang higit na masasandalan sa pag-unlad at ito ang tinutukan ng mga programa at ayuda. Gaya ng pag-aalaga ng baka na tinulungan sa pamamagitan ng pagpapagawa ng bahay katayan at pagbibigay ng gamot. Malaking tulong din ang industriya ng pagmimina. Sa kasalukuyan ay nasa top 3 ang Botswana sa pinakamalaking producer ng diamond sa buong mundo at may taunang rate na 20.9 million carats. Nakipag-partner ang bansa sa De Beers, isang malaking kumpanya sa diamond industry para buuin ang De Botswana na naglalayong mas mapaunlad ang produksyon ng diamond. Inimbitahan na rin ang mga dayuhang kumpanya upang magsaliksik na naging daan sa pagkakatuklas ng iba pang mineral gaya ng copper, nickel at coal. Ito ang nakadagdag sa patuloy na yumayabong na industriya ng pagmimina. Naging mahalaga rin ang paglalaan ng gobyerno ng pondo para sa pagpapaunlad ng mga sumusunod na sektor, kalusugan, edukasyon at mga pampublikong imprastruktura. Dahil wala namang interes sa pakikipagdigmaan, hindi naging prioridad ng bansa ang militar at sa halip ay itinuon ang pondo sa mga programang mag-aangat sa kalidad ng buhay ng mamamayan. Dahil sa pagpapaunlad ng paghahatid ng healthcare at paggastos sa bakuna, ay napababa ang insidente ng mga sakit. Ang insidente ng tuberculosis ay bumaba ng 76%, STD ay bumaba ng 67%, at maging ang malnutrisyon ay napababa ng 25%. Ang dating mangmang o illiterate na populasyon ay malaki rin ang ipinagbago. Libre ang edukasyon para sa unang 10 taon ng pag-aaral. Kaya ngayon, ang adult literacy rate ng Botswana ay 87.7%, pang 91 sa buong mundo. Ang pag-unlad ay hindi lamang sa tulong ng gobyerno, kundi sa pakikiisa rin ng mga mamamayan. Sinasabing ang unang universidad na University of Botswana ay naipatayo ng magbenta ang mga Botswana ng kanilang alagang hayop at ani para maiambag sa pagpapatayo nito. Amid establishing a non-racial society in which each individual will have an equal right of expression and of opportunity, no matter what his race or color. Ang isa pang susi sa pag-unlad ay ang pagtataguyod sa tinatawag na civil rights at rule of law. At instrumental dito ang pamumuno ng unang presidente ng Botswana na si Seretse Khama. Bahagi ng kanyang polisiya ang pagprotekta sa anumang uri ng diskriminasyon at racism. Sa kanyang pamumuno, siniguro niyang mabibigyan ang lahat ng patas na oportunidad para umunlad base sa kakayahan at karakter ng isang tao at hindi sa kulay ng kanyang balat. Dahil sa kanyang magandang pamumuno, ay ilang beses kinilala ang Botswana bilang matapat at hindi kurap na bansa sa Afrika. Kaya ngayon ay tinatamasa na ng mga mamamayan ang maayos na buhay. Ayon sa worldbank.org, ang GDP per capita ng Botswana noong 2021 ay $7,348. Kumpara sa China na may GDP per capita na $12,361, malayo pa ang kanilang hahabulin. Pero kumpara sa South Africa na may $6,950 at sa Pilipinas na may $3,548 GDP per capita, ay nakakaangat na sila. Ang GDP ng Botswana noong 2021 ay $17,614 at tinatansya na mas lalago pa ang ekonomiya ng bansa ngayong 2022. Dahil sa mahusay na pamumuno ay hindi nakaranas ang bansa ng anumang pag-aalsang militar o sibil laban sa gobyerno. Ang bumangon sa kawalan ay hindi madaling gawin, mahirap pero hindi imposible, gaya ng pinatunayan ng Botswana. Ang dating lugmok sa kahirapan ay kayang bumangon para maging modelo ng kaunlaran sa Afrika at sa buong mundo. Ikaw ka-awesome, anong masasabi mo sa tagumpay ng Botswana? Pakilagay ang inyong opinion sa comment section. This is your Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!